Welcome po ulit sa aking panibagong health vlog. Bale, part 2 po ito ng ginawa kong coronavirus vlog. Noong una, diniscuss ko po sa inyo yung mga basic na kaalaman tungkol sa sakit na ito. At ngayon po sa aking second video, pag-uusapan po natin kung ano na nga ba ang bago tungkol sa sakit na ito. Una po sa lahat, ang sakit na ito ay may bago na pong pangalan. Tinatawag na po siya ngayong COVID-19. Galing sa mga salitang Coronavirus Disease 2019, kasi nag-umpisa po ang sakit na ito sa China noong December 2019. At ang virus na nagdudulot ng sakit na ito ay tinatawag na ngayong SARS-CoV-19. Bakit nga ba pinalitan ang pangalan na ito? Ito po ay para maiwasan ang stereotyping, no? Mai-associate ito sa grupo ng mga tao o sa isang particular na hayop or sa demographical location ng sakit na ito. Noong una po, sinasabi nila ang incubation period po ng COVID-19 ay 1 to 14 days. By the way, ang incubation period po ay yung period kung saan na-expose ka sa virus, asymptomatic ka hanggang lumabas ang symptoms mo. So, yun yung asymptomatic phase. And ngayon, sinasabi po nila na ang incubation period na daw ay umaabot na siya sa 24 days. Ayon po ito sa pag-aaral sa China kasi meron po silang quarantine during the incubation period, 14 days. Pero po, nung nirelease nila, ay nag-positive pa rin po ito at nakahawa pa rin sa kanyang family members. So, nakakatakot po ito kasi maaari pa rin pong magkaroon ng human-to-human transmission. Ngayon po kasi yun yung standard day na ginagamit ng iba't ibang bansa para ma-quarantine ang mga pasyenteng exposed or with history of travel to countries with confirmed cases, no? Kung nababasa nyo po, kina-quarantine po sila ng 14 days. And ito po ngayon yung alarming kasi kung totoo man na 24 days po ang incubation period, baka sana gawin nilang mas matagal po ang quarantine or observation time nila sa mga taong ito. Tingnan po natin sa World Health Organization website ang situation report nila as of February 25, 2020. So, makikita po natin dito na globally, umaabot na po ng 80,239 confirmed cases, most of which are coming from China. And outside China, there are 2,459 confirmed cases na po in 33 countries and 34 deaths sa iba't ibang bansa outside China. And the risk assessment, China is still very high and regional and global levels are also high. Ito po ay COVID census as of February 25, 2020 from the World Health Organization website. Nagiging concern po ng World Health Organization ang tatlong bansang may pinakamaraming outbreaks ngayon, ang South Korea, ang Italy at Iran. Dahil sa napakabilis na pagdami ng mga kaso po dito sa mga bansang ito, at baka sooner or later ay i-announce na nila ito as a pandemic disease. Ibig sabihin, nagiging global illness na po ang COVID-19. Napakabilis din po ng pagkalat ng sakit na ito dito sa Middle East. Actually, dito po sa Iran ang may pinakamaraming number of deaths outside of China. At yung mga cases na nakita natin sa iba't ibang karating ng bansa, dito sa Middle East, karamihan po sa kanila ay may history travel na galing ng Iran. Puntahan po natin yung census dito po sa World Health Organization website as of February 25, 2020. Titingnan po natin dito yung census ng COVID-19 dito sa Middle Eastern region. There are 9 countries with confirmed cases of COVID. These are Iran, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, Afghanistan, Egypt, Iraq, and Lebanon. So, pinakamarami pong confirmed cases ang Iran with a total of 61 cases at 12 number of deaths. Sumunod po dito ang UAE, 13 cases, Bahrain and Kuwait, 8 each, Oman 2, and then 1 each
from Afghanistan, Egypt, Iraq, and Lebanon. Lahat naman po ng bansa dito sa Middle East ay may mga precautionary measures na pong ginagawa, katulad na lamang po ng pagsasara sa kanilang mga borders papuntang Iran at pag-cancel po ng mga flights papunta po dito sa bansang ito. And aside from that, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-quarantine sa mga may history of travels, and at the same time, ang pag-isolate po sa mga confirmed cases ng COVID-19. At dito po sa Qatar, kung saan ako nagpa-practice, wala pa rin pong mga confirmed cases. At tuloy-tuloy lang po tayong mag-abang sa mga updates na ibinibigay sa atin ng ating Ministry of Health. Marami pa rin akong mga nababasang fake news na meron na daw gamot sa COVID-19. As of today po, wala pa rin pong exact medications or treatment. Although sa China, marami po silang trials na ginagawa. Isa na po dito yung plasma therapy. Paano po ba ito isinasagawa? Ang ginagawa po nila, dun sa mga nakarecover na sa sakit na ito, kinukuhanan po nila ng dugo. Kasi doon sa mga nakarecover, nagde-develop po sila ng antibody. At itong antibody na ito na makikita sa plasma, yun po ang sinasali nila sa mga pasyenteng actively ill para po ma-boost ang kanilang immune system at makarecover sila sa sakit ng mas mabilis at maiwasan ang paglala ng sakit na ito. Pangalawa po, yung nirelease nilang antiviral medications na ongoing trial pa rin po sa China. Ito po yung tinatawag nilang Favilavir. Ito po ay trinatry po nila, although hindi pa po ito approved worldwide. Doon pa lang po sa China ito ginagamit. Yung pangalawang antiviral drug po na ongoing trial ngayon ay yung tinatawag nilang Remdesivir. Ito po ay nagamit na noong nagkaroon ng Ebola outbreak at pinaniniwalaan nila na maaari din daw po itong magamit para mapuksa ang COVID-19. At wala pa rin pong nare-release na vaccine para sa COVID-19. Sabi po nila within a period of 1 year to 1.5 year, no? 12 to 18 months bago po siguro sila mag-release ng vaccine para dito. Hanggat wala pa pong gamot at vaccine na available, ganun pa rin po yung aming mga advice sa inyo na panatilihin po natin maganda ang ating resistensya, kumain ng sapat, magpahinga or matulog ng tamang oras, at mag-ehersisyo para mapataas po natin ang ating resistensya ng malabanan ang mga sakit na ito. At laging panatilihin ang good personal hygiene, maghugas ng kamay, gumamit ng alcohol before you eat or after you use the bathroom, iwasang maghawak sa mukha, at dumistansya sa mga taong may simptomas katulad ng pag-uubo at pagsisipon, at magdistansya rin po tayo sa mga wild animals, no? Lutuin po natin lahat ng karne ng mabuti bago natin kainin, at as much as possible po, iwasan muna mag-travel sa mga bansang mataas ang cases ng COVID-19. At ayon po sa pag-aaral kasi sa China, karamihan po sa mga namatay doon ay yung mga may mga comorbids katulad ng may mga cardiovascular diseases, hypertension, diabetes. Kaya po sa inyo na may mga maintenance, kailangan pong ituloy-tuloy nyo yan at siguraduhin nyo pong maintained ang inyong mga blood pressure at mga blood sugar para mas malakas ang resistensya. Kung kapitan man tayo ng COVID-19 ay mild lang yung mga symptoms. Muli po, hindi po natin kailangan magpanik, maging alerto po tayo at mag-abang sa mga announcements galing po sa ating Ministry of Health.